Hello. Assalamualaikum everybody and good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Sa lahat po ng nag-message, sa lahat ng nagdasal, salamat, salamat, salamat po sa inyong lahat. Hindi ko man kayo maisa-isa. Papasalamat ako sa inyo. Galing sa puso ko talaga, sa kinaibutura ng aking puso talaga. Alam niyo yung nangyari, walang gusto sa may nangyari. Sa comments, ang dami kong nasasabi, ang dami kong nababasa na kasalanan ko bilang ina. Bakit ko inutusan ng anak ko? Hindi ko inutusan, hindi ko pinagluto ang anak ko ng ganun. Alam ko na ikapapahamak ng anak ko. Hindi ang anak ko ang nagluto, ako yun. Nagkataon lang, nagdalawa lang kami sa bahay, talagang naiwan. So kami lang talaga dalawa sa kitchen. So yun, pagbukas ko ng ganun, talagang tumalsik lahat yung ano ng pressure cooker. Yung pressure cooker, guys, dito sa Pakistan, lahat ng bahay dito merong pressure cooker. Oo, kasi yung beans dito, kadalasan ulam is beans. Nilalaga ang beans ng matagal para lumambot. Ginagawang lugaw nila. So, lahat ng bahay dito meron talagang pressure cooker. Pag pressure cooker ang ginagamit, maabot lang siya ng 10 minutes, malambot na yung ano, hindi pa nga aabot ng 5 minutes, malambot na yung beans, parang lugaw na. Ganun sila dito magluto ng mga beans. Hindi lang sa karne ginagamit yung pressure cooker. Oo. Tapos, dito naman sa Pakistan, meron naman na aksidente na ganyan, hindi lang kami. Aksidente ang nangyari, walang kagustuhan na mangyari sa ganyan sa anak ko. Lalo na sa anak ko talaga na bata pa si Mayra talaga, as in. Kung alam nyo lang talaga na pagmasdan mo yung anak mo sa gabi, habang natutulog siya, iniisip ko na sana ako na lang lahat ang nasaktan, wag na lang yung anak ko. Bilang isang ina, alam niyo naman siguro, kayo may anak kayo nanonood. May sakit lang yung anak natin, magkalagnat lang, magkasinat lang, nanonervous na tayong ina. Ito pa kaya ang nangyari sa ngayon. Hindi ka makatulog sa kakaisip na bakit nangyari? Pero wala tayong masisisi kasi aksidente ang nangyari. Hindi natin alam ang mga pangyayari na darating sa ating buhay, di ba? Kung alam lang natin na ganun ang mangyayari, bakit hindi natin maiiwasan? At saka kami dito, ang tagal ko na gumamit ng pressure cooker since I'm here in Pakistan. Nagamit na talaga ako ng pressure cooker para sa beans man or sa karne. Matagal ko nang ginamit talagang ngayon lang talaga nagkaroon ng aksidente talaga dito sa amin talaga. Talagang lahat ng pangyayari hindi inaasahan natin sa ating buhay na may ganitong mangyayari, may ganyan na mangyayari. Kaya nagpapasalamat ako doon sa sumuportang nagdasal. Nagpasalamat pa rin ako doon sa ng alipusta, wala kang kwentang ina, bakit mo inutusan ng anak mo sa ganyang gawain. Hindi ko naman siya inutusan na ganyan. Dalawa lang talaga kami doon sa kusina, magkaharap kami. Magkaharap talaga kami, kaya yung pagbukas ko nun sa pressure cooker, talagang natalsikan din siya. Eh, ang bata, baby pa yung skin. Napakalambot yung skin, talagang mapaso talaga ng sugat, masugat. Tingnan niyo yung paso ni Mayra. Yung tuhod niya. Tapos yun.
yung kamay ni Myra. Paso. Tapos, yung ano, dip-dip ni Myra. Tapos, ito. Tapos, yung mukha ni Myra. Ganyan. So, ito naman yung sa akin. Ito. Lumubo ito lahat. Yung kamay ko, lumubo. Inano ni Richard Gordon, tinanggal yung mga tubig. Pati dito sa ano, sa hita ko. Alam niyo guys, walang gustong ina na makita ang anak na sa sukat. Minsan, mababasa ako sa comments, tanga kang ina ka sa lanang mo. I accept kakasalanan ko kasi ina ako. Alam ko kasalanan ko bilang ina. Masasabi ko maghihilom din ang lahat ng sugat ng anak ko. Gagawin ko ang lahat. Susuyurin ko lahat ng doktor. Susuyurin ko lahat ng paggamutan. Magtanong ako kung anong magandang cream para sa mukha ng anak ko. Para maging magaling. Maraming nagsabi na, "Don't worry, Rosanna, kasi magiging balik ang mukha ng anak mo. Napaso lang yan. Babalik yan sa normal ang anak mo." Oo. Maraming nagsabi dito. Pero masakit isipin na wala, masakit tanggapin na ganito ang nangyari. Hindi ko naman kagustuhan ang nangyari. Masakit na sinabi sa akin ng anak ko. Nagising siya 3 o'clock. Sabi niya sa akin, magkatabi kami natulog. Sabi niya, "Mama, magiging pangit na ba ang mukha ko? Ang sarap ko mahabulhol sa harap ng anak ko. Pero, pinipigilan ko, ayaw kong ipakita na nasasaktan ako." Sabi ko, "Magiging okay ka, babalik ka sa normal, napasok lang yung mukha mo, oo." Hindi ko alam kung paano sagutin ang anak ko. Napakasakit bilang ina. Dibali sana ako na lang sana. Huwag lang masaktan ang anak. Alam ko kayo mga ina, nakakarilig sa sitwasyon ko ito, pero yung mga walang anak, hindi pa nakakarilig siguro. Hindi ako baliw na ina na as in gawin ko sa anak ito or ipapagawa ko sa anak ko ang pagluluto na yun. Hindi. Napakarami yung nag-comments na ang anak ko ang nagluto. Hindi. Nagkataon lang na dalawa lang talaga kami doon sa kusina. Sabi ko lang sa anak ko, magpakalakas ka, magpagaling ka. Sabi ko sa kanya, "Pag magaling ka, ipasyal kita. Kahit saan mo gusto. Ibigay ni mama kung anong gusto mo." Sabi ko sa kanya. Para maging lumakas lang siya.
nangyaring yun. Ano yun eh? 5 o'clock yun nangyari. 5:30, ganyan. 5:30, tapos inakbo namin siya sa hospital kasi nga sa sobrang sakit na nararamdaman niya, sobrang iyak niya ng malakas. Ang daming binigyan kami sa hospital ng injection, pang anti-tetanus, I think, and then gamot. Binamot kami doon. Mayroon nag-comments na inuuna pa yung pag-video, hindi dinala sa hospital. Hindi ganun, oo. Kasi, hindi naman siguro gawin, hindi siguro kayang gawin ng isang ina ang videohan pang anak habang nasasaktan. Siyempre dahil hindi na sa pagamutan, di ba? Dinala namin siya sa hospital. Ang dami nagsabi dahil bakit hindi pa dinala sa hospital. Dinala namin siya sa hospital. Nag-video ako noon, patulog na kami noon, around 11 o'clock na yun. Naka-relax na siya. Nabigyan na kami ng karampatang gamot para sa painkiller, para sa mga ointment, yung mga ganyan. Yun lang. Maraming salamat sa mga nagdasal, sa mga nag-pray. Yun, asahan nyo, babalik, gagamot, ipapagamot ko ang aking anak. Sa higit na aking makakaya talagang gawin ko ang lahat para sa anak ko. Makikita nyo, meron tayong healing process, hindi agad-agad magiging magic. Oo. Nagpapasalamat lang talaga ako sa inyo mga sisi. Yung kamay ko naman, yung isa, tumaba yung kamay ko, itong napasok ay sa dito. Tumaba siya. Tapos, hindi ko alam kasi diabetic ako eh. Oo. Hindi ko alam kung ma-infection ba ako. Pero, okay na kung ano man mangyari sa akin. Basta yung anak ko lang magiging safe. Gagawin ko talaga ang lahat para maging okay ang anak ko. Ibali na yung sarili ko. Kaya ko tiisin ang sakit. Kasi
matanda na ako bilang isang ina, kakayanin lahat ng sakit para sa anak. Gagaling ka, di ba? No? Gagaling ka? Magiging okay din ang lahat, di ba? No? Mag-thank you pa sa kanila sa pagpapasalamat ka sa nag-pray. Maraming nag-pray sa iyo, Mayra. Sabihin mo, thank you. Thank you very much. Thank you very much. For praying. For praying. For my recovery. For my recovery. Soon. Soon. Salamat. Thank you everybody. Salamat, salamat, salamat. Salamat sa inyong lahat. Salamat. Salamat sa nagtitiwala. Salamat sa nagdasal. Salamat sa walang sawang sumuporta dito sa amin sa Pakistan. Salamat, salamat, salamat po sa inyong lahat. Wala po sa aking puso talaga. Maraming, maraming salamat. Thank you very much. Bye!